Magandang hapon po. Mga Kapuso, huling araw na ngayon ng kampanya para sa eleksyon 2022. At bukod sa sabay-sabay na meeting de avance, dagdag sa matinding traffic ang mga uuwi ng probinsya para bumoto. Nagsisimula na rin mag-build up ang mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA. Ang iba pang detalye tutukan, maya-maya lamang. Sa Maynila, idinaraos ng tambalan ni Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong ang kanilang meeting de avance. Nakatutok doon live si Von Aquino. Ivan Pia dito nga sa Moriones, Tondo, sa Maynila, kung saan nagsimula ang karera sa politika ni Manila Mayor Isko Moreno, isinasagawa ang meeting de avance ng tambalang Moreno Ong. Ayon kay Mayor Isko, dito raw sa Moriones, Tondo, niya napili sa gawa ang meeting de avance para ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan at mga taga-Tondo. Ang mga taga-Tondo raw ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para magserbisyo publiko ng mahalal bilang pinakabatang konsehal noong 1998. Alas 4 ng hapon na magsimula ang pre-program dito sa Moriones sa Linear Park. Nagbigay naman ang Team Isko ng libreng sakay sa hot air balloon sa Quirino Grandstand kaninang hapon. Ilang kalsadang isinara para bigang daan ang meeting de avance. Kabilang narito ang kanto ng Moriones Street, Velasquez Street, Enzamora Street at Jane Nolasco Street. Ivan Pia, sa ngayon nga ay nagpapatuloy yung mga speeches ng ilan pang tumatakbo. At ngayon nga ay inatabayan na pa rin natin ang mga speeches ni Manila Mayor Isko Moreno, Doc Willie Ong at kanila mga senatorial candidates. Ivan Pia. Maraming salamat, Von Aquino. Bago ang meeting de avance, sumalang sa Facebook Live ng Aksyon Demokratiko si Manila Mayor Isko Moreno. Doon sinabi niyang ipinagmamalaki raw niya ang kanyang mga taga-suportang nakinig daw sa kanyang paalala na huwag makikipag-away sa mga taga-suporta ng ibang kandidato. Always remember, always protect your dignity and character. Sabihin, hindi komo tayo pinagsasalitaan. May mga PhD o komo magagaling ay hindi tayo magsasalita. Pwede tayo magsalita pero sa magkalang but firm. Napamamaraan. Kagabi, dumalo si Moreno sa pagpapailaw ng bagong Zaragoza Center Island at New Gardens sa Maynila. Maynila ang ikalawang lungsod sa bansa na may pinakamalaking bilang na mga botante. Sa Facebook Live naman ang katandem niyang si Dr. Willie Ong, nakiusap ito sa mga botante ngayong huling araw ng kampanya. Kung sino ang gusto niyo, yun ang iboto niyo. Sana pag-isipan niyo lang saan kayo makikinabang, sino malalapitan niyo, sino mahahawakan niyo. At kumustuhin naman natin ang meeting de avance ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte sa Paranaque. At nakatutok doon live si Jonathan Anda. Jonathan! Ivan, dito sa malawak na bakanteng lote sa Siana, Paranaque City, tatapusin ng unit team ang 90 araw nilang kampanya para sa eleksyon 2022. Ito pong Paranaque ay pang-15 sa mga syudad sa buong bansa na may pinakamaraming botante. Narito sa meeting de avance ang kanilang mga taga-suporta mula sa iba't ibang syudad at probinsya. Ang iba sa kanila hinatid dito ng libreng sakay na alok ng iba't ibang grupong sumusuporta sa unit team. Sa ngayon, isang senatorial candidate pa lang ang umaakyat sa stage. Hindi pa rin lumalabas sa ngayon dito ang magtandem na Bongbong Marcos at Sara Duterte. Mahigpit ang seguridad dito. Maraming pulis ang nakakalat, pati mga miyembro ng PSG o Presidential Security Group. Ivan, abiso sa mga motorista, asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa area ng Asiana sa Paranaque City dahil sa ginaganap ngayong meeting de avance ng unit team. Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Hinimok ni Bongbong Marcos ang mga botante na bantayan ang kanilang boto sa darating na eleksyon. Sa isang press release, sinabi niya kahit sino parawang iboto, dapat maging mapagmatyag. Kagabi naman, dumalo sa campaign rally ng mga lokal na kandidato ng hugpong ng pagbabago ang mag-amang Pangulong Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte. Naroon sila para suportahan sina Davao City Vice Mayor Baste Duterte at Congressman Paolo Duterte na tumatakbo para sa mga lokal na posisyon sa lungsod. Usbo na ako ha, wala ko'y presidente nga suportahan.
bahala na mukinsay inyong gusto. Dili kumumando ninyo nga mukini mo kana si Talcolano, wala neutral ko. Doon may tulo ka prioridad. Una, mga trabaho na nawala tungod sa pandemya. Ikaduha, kalidad sa edukasyon sa atuang mga anak. Ikatulo, malinaw ng pagpanguyo dinhi sa atuang nasod. Abangan mamaya ang ibang aktibidad ng mga presidential at vice presidential candidate. Ang rehiyon ng Calabarzon ang sinuyod ngayon ng tandem ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. At mula sa Batangas sa Ututok Live, si JP Suryan. JP. Ivan, sa Cavite, Laguna, Rizal at dito sa Batangas, nag-ikot ang tambalang Soto at Lacson sa huling araw ng kampanya para sa eleksyon 2022. At ayon sa dalawa, mas gaganda raw ang buhay ng mga Pilipino kapag sila ang iboboto. Calabarzon ang vote richest na rehiyon sa bansa. At sa huling araw ng pangangampanya, nag-ikot sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa mga probinsya ng Rizal, Laguna, Batangas at Cavite. Walang programa o town hall meetings, pero personal na kinakamusta ng dalawa ang ilang residente gaya sa Mabitak, Laguna. Nagbahay-bahay at nagpaunlak ng selfie at litrato. Kasama nila ang ilan sa kanilang mga senatorial candidates. Mula Laguna, dumiretso sila sa Lipa at Malvar, Batangas. Sabi ni Lacson, sa loob daw ng halos 90 araw na kampanya, maituturing niyang good run at good campaign ang kanilang nagawa. Si Soto, sinabing tinapos nila ang kampanya na buong tiwalang naisulong ang kanilang mga plano at pangarap sa mga Pilipino. At Ivan, hanggang sa mga oras sa ito ay nag-iikot pa rin sa iba't ibang bayan ng Batangas ang tambalang Lacson at Soto. At ayon kay Soto at kay Lacson sa panayam ng media kanina, kung meron man lang daw silang isang regret ngayong eleksyon 2022 ay ang pagsanib sa isang partido. Sabi ni Lacson, he would have done better, he could have done better without a party. At aniyay na miscalculate niya ang ilang politiko. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soryan. Kagabi po ang meeting de avance ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Isinagawa po yan sa Carmona, Cavite, kung saan kasama nila ang ilan sa kanilang senatorial candidate. Home province ni Lacson ang Cavite na ikalawa sa pinaka-vote-rich province sa bansa. Muling paalala ni Lacson sa mga botante, hindi dapat magkamali sa pagpili ng kandidato sa Lunes dahil anya, hindi raw maganda ang kalalagyan ng Pilipinas. Isinit sa balota ang mga pangalan ng mga dapat at karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Nagpasalamat din si Lacson kay Soto na sa kabila raw ng mga panghihikayat ng iba't ibang kampo, hindi siya iniwan hanggang sa huli. Hinikayat naman ni Soto ang publiko na huwag sayangin ang pagkakataon sa araw ng eleksyon. Sa Lunes, darating ang bukas ng Pilipinas. Dala po namin ni Senator Lacson ang kinabukasan ng Pilipinas. Ang tamang kinabukasan ng Pilipinas. Abangan mamaya ang iba pang aktibidad ng mga presidential at vice presidential candidate. Halos 1 milyong mga balotang depektibo at hindi nagamit ang sinira na ng COMELEC. Meron din mga sinirang accountable form. E paano naman kaya mga balota ng mga hindi makakaboto sa Lunes? Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. 933,311 na mga balotang depektibo at hindi nagamit ang sinimulang sirain ng COMELEC sa National Printing Office kanina. Kasama rito yung mga walang back page. May putol, may smudge, linya at discoloration. Meron ding manual accountable forms na may mga depekto. Talaga pong hinagilap nila lahat yung kaliit-liitan na smudge. Maling kulay, mali ang cut, mali ang size, may problema sa timing marks. So lahat pong yan nakita nila. The highest quality control standard that we can have as far as the printing of the official ballot or ballots is concerned. Halos 587,000 sa mga sinira ay official ballots. Ang iba, roadshow ballots o yung ginamit sa mga demo at voter education ng COMELEC.
nireprint na ang mga depektibong official ballot. Tiniyak din ng COMELEC na walang pre-shaded ballot sa mga balotang nakatakdang sirain. And there's no shading in any way. Talaga pong merong defect sa printing. Kanina ay pinakita ng COMELEC ang pagsira ng mga balota sa media, political parties at election watchers. Hinati sa 3 piraso ang mga balota at nilagay sa magkakahiwalay na basurahan para hindi na mapagdikit-dikit ulit. Diretso na raw ito sa paper mail para lusawin at i-recycle. Ngayong araw naman, may reprinting ng 283 ballots na nasira sa Conner Apayao. Ayon kay COMELEC Printing Committee Vice Chairperson Helen Flores, nabutas ang gitna ng mga balota nang i-deliver. Maaaring dahil daw ito sa mishandling ng courier o aksidente. Mamayang gabi naman daw ay maipapadala na ang replacement ballot sa Apayao. Sa kabuuan, 67,442,616 ang inimprintang official ballots ng COMELEC. Ang mga balota naman ng mga hindi makakaboto sa Lunes, sisirain din pagkatapos magsara ng mga botohan para raw matiyak na hindi magagamit ang mga ito sa pandaraya ng boto. Si John Rex Laujanco ang acting spokesperson ngayon ng COMELEC. Mananatili raw Education and Information Head ng COMELEC si Director James Jimenez. I would like to speculate on that matter lang because he wanted Director James to focus in the meantime dito sa education and information. Ang dami kasing fake news na naglipa na ngayon. Hindi naman pwede spokesperson ka na tapos maglalabanan mo pa yung fake news. Isa si Jimenez sa mga opisyal ng COMELEC na pinagpaliwanag kaugnay sa pagkakansela ng debate ng mga kandidato dahil sa hindi umano nabayarang venue ng kanilang partner na production team. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sa General Santos City, pinili ni Senator Manny Pacquiao na isagawa ang kanyang meeting de avance. At Nakatutok Live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Ang makalingkod lang na mahigala, VIP. Diyan dito mismo sa Oval Plaza sa General Santos City kung saan opisyal na nagsimula ang pangangampanya ng presidential candidate Senator Manny Pacquiao. Dito na rin mismo magtatapos ang kanyang kampanya sa isinasagawang meeting di avance ngayong gabi. Nasa kanyang hometown, isagawa ang huling serye ng kanyang pangangampanya. Panglabing apat ang Jensen sa mga syudad sa bansa na may pinakamaraming botante. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pre-program activities kung saan mauunang magbigay ng talumpati ang Local People's Champ Movement candidates. Inaasahan din na magbibigay ng mensahe ang mga miyembro ng Pamilya Pacquiao. Nasa programa din ang ilan sa kanyang senatorials. Hindi naman inaasahan sa pagtitipon ang kanyang running mate na si House Deputy Speaker Lito Atienza. Pia, ilang minuto mula ngayon ay naasahang sasampa na sa entablado si Senator Pacquiao para magbigay ng kanyang mensahe. Yan ang pinakahuling kaganapan dito sa General Santos City. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator para sa eleksyon 2022. Dapat totoo. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa Cebu City, nagtapos kagabi ang 3-day campaign sa Cebu Province ni Senator Manny Pacquiao. Ang Cebu, ang vote richest o may pinakamaraming botante sa lahat ng probinsya sa bansa. Ang grand rally kagabi sa 3rd Avenue North Reclamation Area sa Cebu City, ang first leg ng meeting de avance ni Pacquiao. Muli niyang ipinangako na kapag siyang manalong pangulo, isasama niyang iaahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Pag ako maging pangulo sa tinuray lang, ako nang amindahan ang batas ka ng anti-dummy law. Kay magtago ang ilang mga kayamanan ginatago nila dito sa ubang tao. Para di sila mahanta nga na ato na kayo sila. Hindi naman niya kasama ang katandem na si House Deputy Speaker Lito Atienza na wala pang abiso ng campaign activity. May kanya-kanyang aktibidad at meeting de avance rin ang iba pang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ang magkatandem na Leonie de Guzman at Walden Bello dumalo sa Pandesal Forum. Maasa raw silang may maihikayat pa silang botante sa huling araw ng kampanya. Umaasa kami na sa huling mga oras bago ang eleksyon ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang boto. Kaya hindi ko masabi kaagad ngayon kung ilan. Meron kami ang dalawang objectives dito sa paglahok sa halalan. Unang-una, yung manalo kami, no? Pero yung pangalawa, to lay the groundwork for yung socialist program. Sa isang hybrid meeting de avance naman, sinabi ni Norberto Gonzalez na hindi siya nababahala sa resulta ng mga survey. Kung sakali man,
At sinasabi niya kay Kulelan sa dito sa mga survey-survey na ginagawa, hindi naman ako naapektuhan niya. Ang ito nakaka-apekto sa akin, yung mga sinasabi ng mga nakakausap. Sa isang video message, nilinaw ni Jose Montemayor Jr. na hindi siya bibitaw sa pagtakbo bilang presidente. Ito'y kahit nagpahayag ng suporta ang katandem niyang si Rizalito David kay presidential candidate Vice President Lenny Robredo. We stay strong, we stay powerful in the name of the Lord as presidential candidate of our Republic of the Philippines. Dumalo rin si Montemayor sa isang prayer meeting. Nagsagawa rin ng meeting de avance ang tandem ni na Faisal Mangondato at Carlos Serapio sa Mantapay, Marawi City. Si Manny Lopez naman, hinimok ang mga botante na bumoto sa eleksyon para sa ikaunlad ng bansa. Wala namang pampubliko aktibidad si Ernesto Abella ngayong araw. Abangan po mamaya ang iba pang aktibidad ng mga presidential at vice presidential candidates. Sa darating na election week, may nakaamba na namang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa oil industry sources, 3 piso at 60 sentimo hanggang 4 piso at 20 sentimo ang posibleng dagdag singil. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, patuloy na tumataas ang presyo ng langis dahil sa ban ng European Commission sa pag-import ng langis galing Russia at sa pagbili ng Amerika ng 60 milyong bariles ng crude oil bilang reserba. Tuloy-tuloy po ang paghahanda sa mga lalawigan para sa eleksyon sa Lunes. Sa Bongga o Tawi-Tawi, nagsagawa ng final testing and sealing sa mga vote counting machine. Tinitiyak doon na gumagana ang mga makina at tama rin ang pagbilang ng mga ito sa mga boto. Inihanda naman ang mga classroom na gagamitin sa Atok Benguet. Ganyan din po sa Bauku Mountain Province. At handa na rin ang iba pang election paraphernalia sa Samal, Bataan. All systems go na rin sa COMELEC, Aklat. Patuloy na paalala ng COMELEC sa mga botante, mag-face mask at sundin ang minimum health protocols para iwas COVID sa botohan. Nagdulot ng mabigat na traffic sa ilang kalsada ang mga ginaganap na meeting de avance. Kabilang na riyan ang EDSA. Nagkaroon ng build-up sa southbound lane ng Main Avenue sa Cubao, gayon din sa Guadalupe. Nagpakalat ang MMDA ng kanilang mga tauhan para magbantay sa traffic. Marami pa rin pong humahabol makauwi sa mga probinsya para makaboto sa Lunes. Pero ang mga pasahero sa PTEX kailangan magtiyaga dahil matagal ang dating ng mga bus. Nakatutok si John Consulta. Dagsana mga pasahero sa Paranaque Integrated Travel Exchange o PITX. Biyaheng probinsya sila para makaboto sa eleksyon 2022. Pero ang mga nakakabiyahe lang ay ang mga bumili ng tiket ng maaga. Kahapon pa lang, nagkakaubusan na ng tiket. Ayon sa PITX, malaking bilang ng mga bus ang nawala sa daily deployment dahil sa matinding traffic na nagpapatagal sa pagbalik ng mga bus at dahil inarkila rin para sa mga meeting de avance. Bukod kasi sa pagdaas ng bilang ng mga pasahero, nagkakataon na karamihan sa kanila ay hinihirap na rin no, sa mga political or campaign sorties, lalong-lalo na marami mga meeting de avance na magaganap. Kaya ang ilang pasahero, tiis-tiis na lang para makatsyempo ng masasakyan. First time ko pong bumoto. So gustong-gusto ko po talaga makauwi. Kaso wala ng bus? Wala po. Naubusan po kami ng slots. Pumunta lang po kami dito para sumubok makabili ng ticket pa puntang Daet. Pero wala? Wala po talaga. Ang mga ba naman ang mamahal ng charge? 3K, 2,500. Humiling na ng karagdagang bus ang PITX sa mga bus companies para maibsan ang matagal na paghihintay ng mga pasahero at siksikan sa mga bus hanggang bukas, isang araw bago mag-eleksyon. Ina-anticipate na natin to, kaya naman tayo nakipag-ugnayan kagad sa MMDA, sa DOTR, sa LTFRB upang tulungan tayo magharap ng mga additional units para kung sakasakali magkulang, meron kagad tayong pampuno. John Consulta, nakatutok 24 horas. Nagtitipon-tipon na mga taga-suporta ni na Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan sa kanilang meeting de avance sa Makati City.
At nakatutok doon live si Dano Tingkungko. Dano? Salita. Yes, yes. Yes, si Bax, sa mga oras na ito, no, ay patuloy pa rin yung pagdating ng mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa kanilang meeting ni Avance dito sa kanto, dito sa Makati City. Sa sentro ng komersyo sa bansa, pinili na ni Robredo at Pangilinan na idaos ang kanilang meeting ni Avance. Ikapito ang Makati sa mga boat rich na lungsod sa Pilipinas. Nagsimula ang programa sa main stage dito sa Canto ng Ayala Avenue at Makati Avenue pasado alas 3 ng hapon. Pero wala pang kakali kanina ay umabot na sa Paseo de Rojas ang mga taga-suporta ni Robredo at Pangilinan. Ilan sa kanila ay pumuesto ang malapit sa stage. May mga LED screen na kaya sa mga hindi makakalapit. Dahil nga sa meeting ni Avance, bukod sa Ayala at Makati Avenue, sarado rin ang ilang bahagi ng Paseo de Rojas, Via Europino Street at Salcedo Street. Ilan sa mga oras na ito ay inaasahan natin na ay inaasahan natin yung pagdating pa ng mga taga-suporta at inaasahan na bandang alas 8, mamaya ng konti ay darating si Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan para nga dito sa meeting niya natin. Sa mga oras ito na dito tayo sa Makati Avenue, malapit sa kanto ng Ayala Avenue kung saan nakikita ninyo sa aking likuran ay marami pa rin yung mga taga-suporta na narinig. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Bago po ang meeting de Avance ngayong gabi, nag-caravan sa ilang bayan sa Tarlac si Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Robredo, ngayong huling araw ng kampanya, pinili niya bumalik sa Tarlac para magpasalamat sa suporta at pagmamahal na binibigay sa tambalan nila ni Senator Kiko Pangilinan. Sunod ding nag-ikot ang kanyang grupo sa ilan pang lugar sa Pampanga bago naman tumulak pa Ayala Avenue sa Makati. Kagabi, dumalo rin sila sa Grand Rally sa Naga City. Doon niya sinabi na sa kabila ng mahirap na laban dahil sa malalaking kalaban sa politika, malakas daw ang kanyang loob dahil sa mga natatanggap na suporta. Si Pangilinan naman muling ipinalala na kahalagahan ang mangyayari sa Lunes. Makusog ang sakong buot, nadawa anong kusog kan sa indang politika, kan sa indang makinarya, dawa anong kagulpihan kan sa indang kwarta, mayo iyang sinabi. Dahil ang mayo sa inda, kamo. Ang nakataya sa May 9, napakabigat. Doon sa mga nag-iisip pa, ito ang mensahe po natin sa kanila. Mabigat ang nakataya sa May 9. Dahil kinabukasan nating lahat ang nakataya. Apat na tauhan ng isang kandidato ang patay sa barilan sa Magsingal, Ilocos Sur. Base sa imbestigasyon, papunta ang mga biktima sa Barangay Patong matapos makatanggap ng impormasyong may nangyayaring vote buying doon. Pero ayon sa isang mayoral candidate, nagkaroon ng tensyon ng may bodyguard na nakahulog ng baril at may dumating na armado grupo hanggang mauwi sa barilan. Ayon sa pulisya, mga tauhan ng tumatakbong vice mayor na si Larry Seria ang mga biktima. Dalawa pa ang sugatan sa kanilang panig. May dalawa rin mula sa kampo naman ang tumatakbong mayor na si Alrico Favis at asawang vice mayor candidate o vice mayoralty candidate na si Ina Favis. Tumanggi ang kampo ni Favis na magbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon. Magkakaroon po ng libreng sakay para sa mga persons with disability o PWD sa LRT 2 sa Lunes. Kailangan lang po ipakita ang PWD ID sa mga security personnel at ipatutupad ang libreng sakay simula alas 5 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi kung manggagaling ng Antipolo Station. Libre naman po ang biyahe hanggang alas 9 ng gabi kung sasakay sa Recto Station. Maglalagay ng COVID vaccination sites ang Health Department malapit sa mga voting center sa Lunes. Pagkatapos bumoto, pwede nang dumiretso roon ang mga wala pang booster o kailangan kumpletuhin ang primary doses ng bakuna. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, pinayagan ng COMELEC ang paglalagay ng vaccination sites basta ang layo nito sa lugar ng botohan ay 30 meters o higit pa. Ang mga gusto magpabakuna, pinagdadala ng vaccination card kung meron na at ID. Bukod sa bakunahan, may health centers din ilalagay malapit sa mga presinto para dalhin doon ang mga botanteng may hilo, magkakaalta presyon o magkakasintomas ng COVID. And
Engaged na si Miss Universe 2015 Pia Alonso Wurzbach sa kanyang boyfriend of 2 years na si Jeremy John C. Inanunsyo yan ni Pia sa Instagram kasabay ng pasilip sa kanilang bakasyon sa Amanpulo. Sa kanyang Instagram stories, ipinakita ni Pia ang kanyang emotional moments o ang sing-sing na ibinigay ni Jeremy. Pero bago pa kumpirmahin ng beauty queen that she said yes, nag-post na sila ni Jeremy ng clue na meron silang sineselebrate sa Palawan. Congratulations, Jeremy and Pia! Samantala, nabinyagan ng anak ni Solen Yusap at Nico Bolsico na si Tilly. 2 years and 4 months old si Tilly. Sa video ni Nico sa Instagram, makikitang present sa ceremony ang mga magulang ni Solen. Naroon din ang kanyang sister-in-law na si Ann Curtis at anak nitong si Dahlia. Bago ang binyag, nag-bonding sa beach si Nico, Solen at Tilly kung saan nagkaroon ng fun and sweet moments ang kanilang pamilya. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukar ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.